Tatawarin natin tonight ang sexy at controversial na sinabi mo nga, isang magnanakaw. Ha? Magnanakaw ng halik. Gusto ko na siyang mag-explain. Marami siyang kailangan ipaliwanag. Oo. Lalo na sa mga fans ni Ding Dong, sa mga fans ni Marian. Yes, at sa akin, bakit? At sa'yo. Magpaliwanag siya sa akin. Oo. Kasama natin tonight. Okay. Ano? Oo nga. Ito na ang magnanakaw. Okay. Okay, tawagin na natin. Okay, ito na po siya, si Mocha. Hello! Nakakaloka! Pusasan! Pusasan ng babae ito! Grabe, ikaw din ba nabigyan? Hindi, dito lang ako. Bakit ako? Hindi, subukan mo lang. Huwag na ako, ayoko na. Ikaw na, may malis. May malis, ha? Eto, Mocha, bago kita hinga ng mga explanation, ako, ninakawa mo rin ng halik. Kamusayin muna natin ang iyong love life. Eto, si Mr. Cariñoso, okay? Ano ang iyong birthday? May 17. Okay, Mocha, gusto sana namin paupuin ka kasi baka kung sino na naman ang nakawan mo ng halik. Yan, upo ka lang dyan, ha? Okay. Iha? Babe. Mr. Cariñoso? Okay. Baka pwedeng... Huwag ka lang tumingin. Baka masahin. Baka? Baka masyadong maramot siya, Anjo, eh. Baka naman pwedeng makalimos ng halik. Napingi si Mocha. Napingi, okay. Nagpapanggap na ng bibig. Siya ang babaeng mainit at may magandang kalooban. Oo, eh. Ayaw mo ng karahasan, ang gusto mo dahan-dahan. At kapag tandaan mo, kapag inihatid ka ng boyfriend mo na nakakotse, inihatid ka sa tarangkahan ninyo, hindi pinatayang makina, ang ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. si Shivaker. Totoo yun. Okay, si Shivaker, medyo papapahingin muna natin dahil... Nasistress ako. Nasistress siya. Maraming iniisip yan. Hayaan mo, pag ikaw may na-chismis din sa'yo, mararamdaman mo rin. Naintindihan mo rin yung sitwasyon ko. Okay. May kailangan kang explain. Halika. Ano ba itong nabalitaan namin na nagnakaw ka daw ng halik kay Ding Dong sa Family Feud? Ano, pinlano mo ba yon o nadala ka ng damdamin mo sa pula ng labi? Ayun, tulad po nung kanina nang... Teka, sandali! Bago ka mag-deny mo ka, meron kaming... Hanggang ngayon ba may jet lag ka pa rin? Sandali! Hindi ka nakita! Bago ka mag-deny, meron kaming ebidensya! Okay, watch this! Panoorin muna natin. Ano ba yung nangyari? Hi, Dong! Saida, kamusta? Ano? Ayan, eh. Ayan, ba? Medyo, medyo. Ano? Nakakaloka naman pala. Alam mo, dapat yung mga host ng Family Feud pinapalit-palit linggo-linggo. Iba-iba. Bakit naman gano'n ang ginawa mo kay Dito? Kinilo-kilo nyo. Ano nangyari? Pati si Saida yun ng EB-Babes, di ba? Yes. Kasama kayo sa isang episode. Yes, papalabas na po yan sa Monday, yung Family Feud. Papalabas pa lang. Papalabas pa lang po sa Monday. And it's Mocha Girls against EB Babes. Mm. So ano nangyari? Doon muna, explain mo muna kung bakit mo tinuka nang walang paalam si Ding Dong. Hindi, kasi po, parang tulad kanina, yung bugso nga po ng damdamin, pag na-excite ako, nakita ko ng gwapo, malakas yung sex appeal, talagang hindi ko po napipigilan na, ayun, kaya... Actually, bitin nga po, masyadong, yung smack, wala lang sa akin yun eh. Pero, sabi nga ni tita, sabi nga po ni Miss Eugene. Kaya pala ayaw mo siya kiss, tita, ang tingin mo. Pamangkin kita. Kaya nagbe-behave lang ako. Yun, pero I wanted more sana, kaya lang behave lang daw. So, anong pakiramdam nung kinis mo si Ding Dong? Masarap. Kasing sarap ng lips mo. Kaya mo. Huwag ka muna nga alis dahil mamaya commercial break, mag-usap tayo sa likod, ha? Okay na ba tayo sa explanation nito si Mocha? Okay na ba? Okay na siguro. Gusto lang niyang sabihin na hindi siya nagpipigil ng bugso ng damdamin. Tsaka wala lang
po sa akin yun. Kasi po, matagal na po kami magkakilala ni Ding Dong. Nag-work po kami sa isang soap opera before, also on GMA. And wala lang po yun, parang friend-friend kiss lang. Pero hinaluan ko na rin po ng konti yung pagnanasa kasi si Ding Dong. Sa tingin mo, yan ba dapat ang mauso ngayon na dapat pag friendly kiss, lips to lips na smack na? Sa akin po, okay po yun. Talaga? Sakali, ganyan ka din pag may nakita kang gwapo? Hindi, yung talaga natitipuhan ko lang po kasi may standard din po ako eh. Tulad oy, oy. Paulit-ulit, tama na. May gusto ka bang i-promote mo ka? Ayun po, mamimigay po ako ng calendar ko. Available na po yung aking calendar, 2010 calendar. And very special calendar po ito because it's my first nude pictorial on the beach of Guam, USA. Ano po ulit? Nude pictorial on the beach nude. Sa Guam, USA. Naghubad ka dito. Opo, nude pictorial siya. So, hubad na katotohanan. Isa ba nakakaintindi ng nude, amigo? Hindi, may nude kasi na kunyari sexy lang. Ito, total nude. Nude. Parang ano kasi art po siya sa beach, part of nature. Maganda yan, may silbi yan. Hindi yan basta kalendaryo yan. Lalagay mo yan sa pintuan o sa gate. Pag may magnanakaw, mabibistract. Hindi makakapasok, no? Ayun. Dahil nga po sa sobrang sexy nung calendar ko, naban po yung Facebook page ko. So nananawagan po ako sa mga Facebook friends ko, may mga fake profile dyan ng Mocha Uson. I-add nyo na lang po yung Mocha Girls Facebook page. Ayun. Mocha Girls. Yes. Yeah. May calendar ka rin, ha? Gusto nyo rin po ng... Gusto ko kayong bigyan ng calendar, eh. Okay lang? Okay lang, oo. Sige. Pamimigay ko din. De, tsaka yung calendar mo, kasi marami ka naman dala, yung mga sasali sa hubad na kasagutan, yan, mananalo niyan. And 10,000 pesos worth ng grocery items. Susunod na yan. Thank you very much, Mocha. Mocha, good luck sa'yo, ha? Thank you. And hi to Dr. John Seneca. Thank you po. Okay. Sumusobra ka naman, sumusobra. Aray, ano ba? Lakas susunod naman. Susunod na po ang hubad na kasagutan dito pa rin sa...